Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa pagpasok ni Victoria Velasquez sa Miss Universe New Zealand. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe New Zealand tayo ngayon. So ayun nga, magbibigay tayo ng reaction sa pagpasok ni Victoria Velasquez Vincent bilang kandidata ngayon dito sa Miss Universe New Zealand. Nagulat ba kayo? Ako, to be honest, ang reaction ko dyan, bongga. Hindi naman ako nagulat at dahil ina-expect ko naman na talaga namang mag-join siya sa Miss Universe New Zealand. Alam ko na yan. But hindi ko lang alam kung next year o this year. So yon, kasi ang alam ko, plano niya next year, kaya lang napaaga. Kasi dapat, etong taon talaga, plano niya na sige mag-join. Kaya lang, di ba, na-appoint nga si Frankie Rosal bilang kandidata ng Miss Universe New Zealand. Kaya lang na, parang hindi na siya matutuloy. Kumbaga, parang nagkaroon kasi ng silipan, di ba? Doon sa nangyari dito kay Frankie Rosal na, alam mo yon, meron siya kasing sexy video na sexy movie na hindi inallowed ng Miss Universe. Hanggang sa nag-decide na ang Miss Universe New Zealand na magkaroon ng pageant. So mukhang sumasan-ayon talaga ang mga bituin sa langit na si Victoria Velasquez Vincent ay mag-join na this year. Huwag nang hintayin yung next year. Ako, para sa akin, kung akong tatanungin ninyo dyan, tama ang lahat ng desisyon. Tama na ngayon taon na to, tama din na mag-join na siya sa Miss Universe New Zealand kesa mag-join siya sa Miss Universe Philippines. Kasi kahit pumunta pa siya sa Miss Universe Philippines next year, kung hindi naman siya ang magiging kumbaga parang hindi siya gustong manalo, kahit anong tumbling ang gawin niya, hindi siya mananalo dyan. Yun. Kasi parang feeling ko kasi, ang Miss Universe Philippines, meron silang hinahanap na ang gusto nila as long as possible ay yung bago. Gusto nila yung may pagka talaga, mahinhin na Pilipina, ganon. So kaya parang feeling ko, hindi talaga si Victoria Velasquez Vincent ang hinahanap ng Philippines para mailaban nila sa Miss Universe. So parang kahit pasabihin pa natin na magpunta ngayong taon na to si Victoria Velasquez Vincent dyan, o ulitin niya ulit next year, I think hindi talaga. Parang masasayang lang yung effort niya. Kasi kung tutuusin, sa totoo lang, yung ngayong taon na to, ang ganda ng performance, ang ganda ng laban na ipinakita ni Victoria Velasquez Vincent dito sa Miss Universe Philippines. Kaya lang, tingnan mo, hindi siya nakatungtong ng top 5. Kasi nga, may iba silang gusto. Alam mo yon, kaya sabi ko, kahit anong gawin dyan ni Victoria Velasquez Vincent, kahit anong galing ni Victoria Velasquez Vincent, hindi talaga. Pera na lang siguro kung siya talaga yung hinahanap ng organization natin para sa susunod na taon. Kaya sabi ko, tama lang na lumaban na siya ng Miss New Zealand. At noong last time, nagkamali na siya ng desisyon na hindi niya tanggapin yung Miss Universe New Zealand. But this time, parang feeling ko, it's a perfect time na. At tama din yung dumaan siya sa screening, tama din yung dumaan siya sa tamang proseso, yung hindi yung in-appoint ka lang. Kasi parang feeling ko, mas maganda yung ginawa ngayon na mag-compete ka uli para walang silipan, di ba? Hindi yung parang may favoritism. At least, parang magiging madali na lang naman to kay Victoria Velasquez Vincent kasi sa experience niya rin, di ba, sa Miss Universe Philippines. So parang kayang-kaya niya na yung ilaban ng toto. So, feeling ko siya ang mananalo dito. So, yan. So, happy ako. Happy ako. Yun yung reaction ko. Happy ako dahil
nakita natin na yung determination talaga ni Victoria Velasquez Vincent para sa dream niya na matupad na maka-join talaga o maka-compete sa Miss Universe. Ang maganda pa dito, kapag nanalo to, edi bongga, di ba? So, dream come true talaga siya para kay Victoria. Ako, mas gusto ko yung styling niya ngayon. Mas gusto ko yung ipinapakita niyang galawan ngayon. So, natuwa ako kasi hindi ganong ka-intense, hindi ganong ka-pressured. Ang ganda ng makeup, simplihan lang, pero pak na pak. Mas nakikita mo talaga yung pagiging natural beauty niya. So, abangan natin kung ano ang mga pasabog. For sure, magpapasabog yan ng todo-todo. Diyos ko, Victoria Velasquez Vincent to. Nakita naman natin sa Miss Universe Philippines na Diyos ko, kaya niyang halos ipanalo ang competition kung hindi lang talaga nagkakaroon ng mga eksenang ano, alam na ninyo, di ba? So yun, nakakatuwa. Natuwa ako kasi tuloy ang laban, tuloy ang buhay para kay Victoria. At feeling ko makakarating talaga siya sa Miss Universe this year. So yun yung exciting doon. So ang mas exciting ba dito, syempre magtatapat uli sila one more time kung sakali ha ni Christina Choc, di ba? At saka ni syempre Chelsea Manalo. At doon magkakaalaman kung sino ang may iwan sa kanilang tatlo. Charot. Siyempre, mas gusto natin na sana silang tatlo. Ako para sa akin, susupport ba ako kay Victoria Velasquez Vincent para sa laban niya sa Miss Universe? I think yes. Because I love Victoria Velasquez Vincent. Yung love ko sa kanya, hindi lang dahil sa, ano siya, si Victoria siya. Kasi, tinry niya yung best niya, parang katulad ni Christina Choc, tinry naman nila na naging maging priority yung Miss Universe Philippines. Kaya lang, hindi sila priority, kaya doon sila sa bansa na priority sila. At para sa akin, walang masama doon. Kasi mas mahirap yung halimbawa, Miss New Zealand ka, tapos ayun kagad yung pinili mo, tapos sinasabi mo, Pinoy ka, di ba? Mas maganda yung ginawa nila na talagang they are trying, lalo na si Victoria. She try her best na ilaban talaga ang Pilipinas. Pero hindi talaga eh. So tama yung decision niya na go na lang dyan sa Miss New Zealand. At least dream come true siya dyan pag nagkataon. Sa mga kandidata ngayon dito sa Miss New Zealand, siya yung nakikita natin pinakamalakas. At siya yung nakikita ako na talagang mag-uuwi ng corona ngayon. May tiwala ako sa kakayahan na meron ito si Victoria Velasquez Vincent. At kung sakali man na, halimbawa, hindi siya nanalo, may ibang nanalo, eh wala na tayong magagawa doon. Talagang hindi niya destiny ang Miss Universe. Pero tingin ko naman, mukhang destiny niya. Kasi alam mo yun, parang sumasan-ayon na sa kanya yun lahat. Yung parang nagkaroon ng pageant, tapos, di ba, dati may appointed na, tapos biglang nawala, tapos biglang nagkaroon ng pageant, then this is it. O, oh, di ba? So, yun. So, good luck kay Victoria Velasquez Vincent. Umasa ka na ang dasal namin at suporta namin ng mga Pilipino ay nandiyan para sa'yo. At wish namin na sana talaga makuha niya talaga yung corona ng Miss Universe New Zealand at maipadala siya sa Miss Universe ngayong taon na to. Sabi nga ganun, hindi pa huli ang lahat kaysa naman maghintay pa siya ng mga ilang taon pa at maghintay uli siya ng pagkakataon na makasali uli sa Miss Universe Philippines. So better na eto na, di ba? Eto na yung moment. Ito na yung timing na hinihintay niya at i-grab niya na yan ng bonggang-bongga. Diba? So yun, nakakaloka. So parang feeling ko kakabog talaga siya dito. So yun. So good luck! So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pagpasok ni Miss Victoria Velasquez Vincent dito sa Miss Universe New Zealand? Ikinagulat mo din ba to? Isa ka ba sa mga natutuwa? Ano ang reaction mo dyan? So tingin mo ba siya na ang mananalo dito? I-comment below nyo yan para at least malaman naman natin kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ako para sa akin, this is it na guys. So yan. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo
dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.